Pinamagatan ko itong ang tamang pagsuri ng siminto. Lecture and Guide number 69. Calamansi versus muriatic acid. Ito ang tatalakay natin sa content na ito. At para ito sa lahat ng kasamahan natin, mapa-ongoing man ang mga projects sa area ninyo mga madam at mga sir, ganun din sa mga ibang kasamahan natin na mga baguhan, dagdag kaalaman na naman ito. At may maiksing video ako na ipapakita sa inyo kung saan nilagyan ng muriatic ang bato. Ganun din sa calamansi mga ka-teach. Pero bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codreader MMS. Dito lang yan sa baba mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Codreader Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Dito lang yan banda sa gilid ulit. Ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Sa mga gustong magpabasa ng mga science sa area ninyo, ito ang assessment mechanic natin. Pakisunod na lang nito mga madam at mga sir. Pakibasa at pakisunod kung ano ang nakalagay niyan, para mabigyan pansin ang mga pinapasa ninyong picture sa Facebook Messenger ko. Ngayon, umpisa na natin. Ganito yan. Ang video na ito mga ka-TH, kung saan panoorin muna natin para mapansin talaga ninyo or makita ninyo kung gaano mag-react itong muriatic acid na ito. Ayan, binuhos. Bumula agad. Malalaman ninyo ngayon kung ano ang dapat gawin or dapat gamitin. Muriatic acid ba or calamansi? At dito naman tayo sa kabila mga ka-teach, kung saan calamansi pinatak sa batong pinaghihinalaan na semento. Panoorin muna natin. Ayan o, kung napansin ninyo, pinatak doon, nag-react agad. Ayan o, bumula agad. Ganon din dito sa gilid. Ayan mga ka-teach. Ang batong ito, nakuha ito mga ka-teach, hindi magkalayo ng 65 to 70 feet under. Ngayon, pinataka ng calamansi. Ayan o, bumula agad mga ka-teach, kung napansin ninyo. Ngayon, malalaman ninyo kung ano ang mabisang gamitin. Calamansi versus muriatic acid. Kasi ibase ko talaga ito sa mga actual exploration ko mga ka-teach. Ganun din sa turo sa akin ng mentor ko. At ngayon, nandito ang muriatic. Ang masasabi ko dito, huwag na huwag ninyong gamitin ito mga ka-teach para sa pagsuri or pag-check ng isang bato kung siminto ba o hindi. Huwag ninyong gamitin ang muriatic acid dahil ito ay chemical. Pagpatak ninyo sa lumot, bubula yan. O kaya mga batong mataas ang mineralis or mineral, bubula talaga ito mga ka-teach dahil chemical siya. At kahit ihi nga ng tao, ihi ng hayop, patakan ninyo ng muriatic, bubula at bubula talaga mga ka-teach. Mga bakterya sa sahig ng CR, bubula at bubula talaga ito mga ka-teach. Kaya huwag ninyong gamitin bilang pagsusuri ng bato para malaman lang siya na siminto. Hindi tulad dito sa calamansi, itong calamansi. Dahil hindi ito chemical mga ka-teach. Alam naman natin, bunga ito. Prutas. Pwede siyang tawagin na prutas. Dahil pag nahinog yan, matamis siya. Medyo matamis na masim-masim. Pwede ninyong gamitin or pwede ninyong gamitin na ipangsuri sa isang bato para matukoy kung siminto ba talaga. At alam naman natin, pag bubula, ibig sabihin, nagre-react ang katas niya ay siminto talaga. Pag napatakan ang isang bagay na may halong siminto at bubula, siminto talaga mga ka-teach. At base rin sa mga experience ko, nako, hindi na ako bata sa ganitong experience mga ka-teach. At ganun din sa turo sa akin ng mentor ko.
taya pa yung kaibigan ko. At kahit sa pag-i-explore sa mga era ninyo, ibig kong sabihin, nagsurvey kayo. Pwede kayong magdala ng kalamansi mga katits dahil pag may bato kayong makita dyan sa mga era ninyo at may hinala kayong kakaibang bato, pwede ninyong patakan ng kalamansi ang batong yan para masuri lang siya na simento. Huwag ninyong dalhin o huwag ninyong gamitan ng muriatic. Mali yung muriatic mga katits dahil hindi kami gumagamit yan. Chemical yan eh. At hindi lang rin pang ibabaw ng mga sign tulad nito. Isang halimbawa lang ito, pag-explore ninyo. Dahil wala na nga kayong makagamitan, umasa lang ng idea, strategy at pamamaraan, pwede ninyo gamitan yan or patakan ng kalamansi para malaman lang kung may halo bang siminto ang batong yan. Hindi lang pang ibabaw, kahit pang ilalim mga katits tulad dito ulit sa ginawa kong example illustration. Ongoing na ang mga project sa area ninyo, kahit abutin man yan ng 200 feet under at gusto ninyong masuri ang mga bato na nakukuha ninyo sa ilalim, lalo na't may kakaiba kayong hinala, gamitan ninyo ng kalamansi dahil mabilis at madali lang suriin. Pero ang paggamit nito mga katits or paano siya gamitin, kailangan bago ninyo patakan ang bato, dapat tuyo. Ibig sabihin, sa Bisaya pa, uga. Hindi basa ang bato. Kailangan tuyo siya. Saka ninyo patakan ng kalamansi. Pag bumula, ay sure ball na. Siminto yan mga katiits. Yan ang payong kaibigan or payo ko sa inyo bilang isang ka-treasure hunter. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganun magamit ninyo dyan sa area ninyo. Mapaibabaw man yan na bato, basta tuyo, hindi siya basa, pwede ninyong patakan kahit nag-i-explore kayo, or mapailalim man na bato na nakukuha ninyo. Ito ang gamitin ninyo mga katits, ang kalamansi. Huwag ninyo gamitin ang muriatic dahil chemical yan. Magre-react at magre-react talaga yan kahit mga konting bakterya, mineral or mineralis ng bato. Bubula at bubula talaga ito mga katits. Okay, ulitin kulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.